Hello everyone, especially sa mga kapwa ko OFW na naririto sa Japan. I-share ko lang sa inyo itong Huawei P30 Lite promo ng Y Mobile. Ito, disclaimer lang pala, hindi ako sponsor ng Y Mobile. Gusto ko lang i-share to kasi katulad ko, nahihirapan din ako humanap ng best cellphone provider dito sa Japan. Especially medyo mahigpit ang Japan o ang Japanese sa pagre-regulate ng mga cellphone dito. So kadalasan, pag ikaw ang ailing card mo ay hindi permanente o hindi special visa, mahirap kumuha ng cellphone dito sa Japan. So ngayon, ang Y Mobile meron silang panibagong promo. Kung saan, hindi mo na kailangan kahit yung ailing card mo ay 1 year, pwede yan. Basta may passport ka, kailangan mo na ipakita yung passport mo sa ailing card. Plus, yung pambayad mo rito sa mismong unit or yung hontai kung tawagin dito sa Japan. Share ko lang, first time ko lang din gumamit ng Huawei. Actually, base sa catalog niya, okay naman. Yun nga lang yung catalog niya naka-Japanese. Wala siyang English na version ng catalog. So, yun lang sa mga kapwa ko Pilipino na medyo hirap sa Japanese. Medyo, hindi makakatulong. But siguro naman meron kayong mga kaibigan na marunong bumasa o marunong mag-interpret nito. Pwede niyo naman pa-interpret to na maintindihan niyo mabuti. And then dito naman sa kontrata, ito yung binigay nila sa akin. Sa kontrata na 10,800, meron ka ng unit. Tapos meron siyang plan. Ito yung pinaka-kontrata natin. So, ayan. Ang plan na pagpipilian mo ay mayroon tatlo. Plan S, Plan M, at Plan R. So, yung Plan S, ang pinaka-ano niya ay 3 gig lang. Pero dahil may promo, pwedeng maging 4 gig for free. Yung M plan naman, ang pinaka-gigabyte na pwedeng magamit ay 9 gig lang. Pero may promo sila at naging 12 gig. Ganun din sa Plan R. Na 14 gig, you can use it up to 17 gigabyte. Okay, ito ay paliwanag ko. Dito, ako pinili ko yung Plan M. Kasi, hindi ko naman, ito masyado mababa, ito naman masyado mataas. Kasi may internet naman ako dito sa bahay. Dito sa Plan M na to, same sa lahat. Yung plus 3 gig. 10, 11, 12 gig. Yung plus 3 gig, hindi mo siya magagamit ng isang buwan. So, hahatiin mo siya. Hahatiin nila. So, kung meron kang plus 3 gigabytes, pwedeng ibigay yon ng 1 month, 0.5, di bali 6 months. So, yun lang ang magagamit mo. Okay? So, pag lumagpas ka, magkakaroon siya ng charge. Ito yun. Yung sinasabi ko. 6 times daw. Yun. After 1 year, pwede mo rin siyang ipatanggal na. Kasi may charge na to eh. Okay? Malinaw. Tapos, dito na tayo sa unit mismo. Ito yung unit mismo. Huawei P30 Lite. Guys, ano pala to? Tatlong kulay. White, blue, saka black. So, napili ko blue. So, buksan natin. Meron siyang cover. Meron siyang silicone cover. Tapos, andito rin yung pinaka charger niya. Saka, headset. Guys, may headset siya. Headset siya para maleta, no? Tapos, yung unit mismo, manual, catalog, pin pang sa SIM card kung ilalagay nyo. Pasmado ako, sorry. Ayan guys, mukhang maganda naman. Yung camera niya, triple camera daw.
So open natin ah. Smado ko eh. Pag open nyo, merong ano, parang icon nila na Huawei powered by Android na lalabas. Testing natin. So, testing natin kung maganda ko ba. Malinaw naman. Malinaw yung kuwa. Guys, malinaw yung kuwa. Tingin ko okay din. AA pala siya. Meron na siyang ano. Auto ano siya. Operated. Ayun guys. Okay. Mukhang okay. Alam nyo guys kung magkano na siya. Ano siya, 2,700 lang siya. Sa first month lang, medyo umabot ng 7,000. Bakit? Kasi merong tesuryo or yung pinaka contracting charge. Kasi ano, ginawa nila ng documentation, may charge yun na 3,000 plus. So, yun lang yung medyo mataas. Tapos yung kung may internet ka sa bahay, pwede nila i-connect yung internet mo, bibigyan ka nila ng 500 plus na discount every month. So, eh ako meron na akong SoftBank Air sa bahay kaya naman nakakuha pa ako ng 500 na discount. So, yun. A monthly bill ko lang dito for 12 gig unlimited call for just 10 minutes, first 10 minutes. Sobrang sulit na siya sa 2,700 monthly. Imagine nyo, 2,700 o tatlong ramen lang yun, dalawang ramen lang yun dito sa Japan. Dahil konta ka na. Kasi kailangan natin ng contact number dito sa Japan.